How does the voice change during life? It really changed a lot. As in, drastic yung change ko. As in, before po kasi, as in, sa bahay lang, or kung kakanta ako, minsan, gig lang sa isang ano. Or, ngayon po, ano, kung saan-saan ako nakakapunta, yung mga out of the countries, and sino makakala magiging part po ako na ASAP one day na tuwing linggo nanonood lang ako dati tuwing lunch. And yun nga, makakasalamuha ko na yung mga idols ko po. And doon yung album ko, sobrang laki ng change ko na, changes ng nagawa niya sa buhay ko. And ngayon, may na nabibili ko na rin yung gusto ko. Nadagdagan na yung allowance ko. Kasi dati nga po kanito ko kay Latte, ay pag nagdadrive ako, makabukas sa air, nakakabahan na ako, makamatigikan ako sa kasada. Kasi bilang lang po yung allowance ko eh. Nagagas ata ako nun, ano lang, 300. Pinagkakasya ko po yung sumupuntahan ko ng gig, ganun. Ayun po. So, magana na allowance mo? So, like, first na po. Ako lang pa rin po kung gusto mo magdagdag. Tanong kasi. Oh, tanong pa. Ako, I have a question. Alam naman natin na parang every time may contest na natatapos, may bagong roster ng mga singers na pumapasok. So, parang, on your end, paano mo, ano yung sa tingin mo that would keep you in the industry? Knowing na maya, lagi may bago. Siguro, bukod sa talent, may importante rin kasi yung personality mo and yung attitude mo kasi. Wala yung talent mo kung lagi ka naman pasaway ka or hindi ka nagugusto na makasamahan mo. Marami nga po mga galing siya, pero di ba? Importante rin po talaga yung attitude. So, bukod po dun siguro yung sa talent ko na kasi marami na rin po ngayon as in puro birit, di ba? So, mas ano po ako sa soulful side po. Bukod po dun, siyempre yung attitude nga po na para yun nga po yung magdadala sa'yo, magpapatagal sa'yo eh. In terms of work ethics, sino yung parang, ano, what you look up to? Some, yeah, wala, hindi na ko lalayo, Sarah Herman. Sobra. Sobrang, ano niya, sobrang naturuan talaga siya ng parents niya na hindi siya nalilate kay sa The Voice noon. And sobrang humble pa rin niya until noon na down to earth na sinuwaga, nakakala na until noon susuportahan niya pa rin ako na mas masaya pa nga po siya pag ano yung mga kasamahan niya, yung mga, hindi yung mga celebrities. Kasi yung mga normal na tao lang. Angel! Ano yung nasa playlist na, sa mga, sa playlist mo sa, na pinakinggan aside from Sarah? Ah, ngayon po. Ngayon po or, ngayon mahilig ako na mapa, nahuko ko kay Sam Smith. Alam mo niya. Yeah. Ganda ng mga songs niya. And, sino pa ba? One Republic, Adele, Beyonce, yung ba yung mga laman ng iPod ko? And mahilig din po ako makinig ng mga indie band, ng mga banda. Bukod sa mga diva-diva singers mo. So, pero back nung bata ka, ano, meron ka bang formal training? Singing? Wala po eh. As in, yun yung naging training ko yung pagsali-sali na ng contest. Siguro nag-center for pop music ako pero one week lang may pinag-aralan lang po ako song para sa batang kampiyon noon. Kasi parang kailangan turuan din ako one week lang para preparation po dun sa contest. Yun po. Nung nag-study ka, music yun? Ah, oh, music po lang. Kainis! Balay mo, nag-perso siya ng iba, diba? Aside from choosing sa songs for this album, ano yung pinaka magandang nangyari sa process ng paggawa ng album? Ano yung memorable na? Siguro yung ano, lahat ng recording sessions kasi siyempre first time ko mag-record ng album, so sobrang saya na nakaganon ka, di ba? Nakikita mo lang. Ganyan-ganyan ka lang dati. Ay, masaya na natututo rin po ako sa recording na ganun pala pag magre-record ka, mas maganda kung mas mahina yung mic kasi mas kontrolado mo kaysa yung malakas. Napapaano ka, hindi ka nag-hold ako onti kasi masyado na malakas. So, marami akong natutunan po sa mga vocal coaches ko during my recording sessions. And saka yun, syempre, yung mga diction mo, talagang inaano eh, i-stop mo lang. Correct, correct. Ikaw, correct ka. Hello po. Ilan yung pinagpili mo na songs bago mag-come up with 11 songs? More or less. Madami po. Actually, katulong ko po sila yun, sila Sir Mark. Nag-isip kami ng mga songs.
Marami po eh. As in, nag-search sa YouTube or nagpakinggan. I guess na na-finalize. Pero how many months ka nagawa? Within how many ilang months? Ilang months ba, sir? Masami bago natin. Na-finalize yung play, yung mga song. Sa album. Sa album. After na, 3 months din yata. 3 months po. 4 months. Ang matagal-tagal din ng process. Aside from Nyoy na na-collaborate na, sino yung mga future na gusto mong collaborate with? Sa baba, sa female po, si Miss Lani. Miss Lani sa Lucha. Si Casey, gusto ko rin po siya makasama. Casey Yang, si Sarah, and si Coach Bamboo sana. And so, sila Sir Gary, yun ba yung mga gusto kong makadumit someday po sa album ko. Last question na lang. Yung regular day mo sa bahay niya, anong mga usual na ginagawa mo? Ano lang, mahilig lang po talaga akong ano, mag-net, internet. And kung hindi, lalaalis ng mga kaibigan ko mag, kung saan pupunta mo ng mall or kakain po. Yun lang mga hilig ko. Hindi ako mahilig yung mga, ano po yung dati, as in bar. Hindi ko pa nga po nakapasok ng mga embassy. Hindi ko lang yung loob. About other talent from singing. Ay, embassy ko. Republic. Kanina ka pa. Hindi pa ako nakapasok. Hindi niya lang tubstubo. Can you share with us your other talent aside from singing? Mag-play po ako ng instruments like guitar and drums. I used to have a band and nag-drums po ako kaya singing. Yun po. May hindi din ako mag-draw. Ganun. Thank you. Thank you po. Gano'n ka ka-engage sa mga followers mo sa mga fans? As ano po, sobrang ano po. As in, may mga parang best friends ko na nga yung tatlo sa kanila yung tinatawag kong chorba. Sarang gaya tanamin niyo po sila yung kasama. Like ko silang kasama. And as in, ano, nag-uusap kami. Pag pumunta po sila sa event ko, nag-ano kami, nag after ko kumanta, nag-ukwentuhan kami sa isang ano. Tapos, yun po, magkukwentuhan na kung ano-ano. Then sa Facebook, nag-kukomentan po.